yan ang aming gawa. Sobra daw ganda. Ano, proud sila. Pero paano nga ba namin yan ginawa? Ayan, let's see. So yan, syempre po, para magawa ang magandang parol na yan, kailangan kong pumunta ng hulo, ng gubat, para manguha po ng aking materialis na kakailanganin. So yan, syempre, selfie muna ang mangyan. So yan po, nanguha na po ako ng niyog, yung mga luma na, okay, yung bulok na. So ayan po, yan ang niyog, nilinisan ko, hinugasan ko, at binilad ko. At syempre po, nanguha din ako nito, sinungkit ko sa puno ng mangga namin na malapit. Ayan, ang pakpak lawin. Okay, yung lalaking pakpak lawin. So, ayan po, nag-start na po kami magbalot ng pinaka-base namin, which is kawayan lang po yung ginamit namin. And ayan, binalutan lang po namin ng tis-tis ng niyog para po mas madaling idikit yung glue. So ayan, syempre po, bago kami naglagay ng balot ay pinalagyan ko po muna ng ilaw. At ayan, syempre, ang aking estudyante, dahil wala silang klase at break time po nila, lunch break, ay syempre inabala po sila ni ma'am para gumawa ng kanila, para matulungan nila si ma'am sa paggawa ng parol. Ayan, so thank you so much sa aking mababait na estudyante na talagang full force pagtulong kay ma'am. So ayan, during break time ay ginagawa po namin ang aming parol. So ayan, binutasan na namin ang aming parol para gawin naming palawit. So eto naman po aming materialis na ginamit, ang munggo at ang mais. Ayan, ayan na po siya, nagkabit na po yung ilaw. So bawat sulok po niyan ay may ilaw, pati po yung mga baon ng niyog na siyang pinaka palawit. So eto naman po, nilagyan na po namin ng bulaklak niyog ang bawat gilid. So actually, mababago pa yan. So ang aming pangalawang materialis na ginamit is yung walis tingting. Ayan lang po ang aming materialis, munggo niyog and walis tingting and bulaklak ng niyog. So ayan po, gumawa kami ng bilog-bilog. Ayan na, parang sunflower po, made of mais at munggo. So ayan, dahil struggle is real, naubusan kami ng nasiraan kami ng glue gun. So kandila is ano, is present. So ayan, syempre kape habang gumagawa. Ayan, kahit weekdays, weekend, holidays, ayan, punta sa school para gumawa. Thank you so much. And eto pa lang po ang aming nagawa. Syempre, bonggang hirap yan. Okay, and pagod din ng mga estudyante, syempre. So ayan na nga, yan pa lang din ang aming nagagawa dahil sobrang hirap gumawa ng bulaklak ng gumawa ng parang sunflower na yan, made of mais. So ayan na, nakikita nyo na, malapit na ang katapusan. So ayan po, ayan ang aming, ang aking co-teacher, si Sir. Hi Sir Kevin, thank you so much sa pag-install ng ng Christmas lights sa aming parol. So, ingatan nyo po at medyo weak. Ayan ang aking mga estudyante, tawa ng tawa. Break time po nila yan. So, yung iba ay nagre-recess pa. So, cellphone muna ang mga baguettes. Ayan. So, thank you Sir Kevin sa pag-install ng ilaw. Alam ko kung hirapan ka magsuot ng mga bumbilya ng Christmas light dyan sa butas niyan. So, hala, go, go, go. So, ayan po. Yan po ay gawa ng aking mga estudyante. Yung drawing na yan, which is binikita lang namin yan. Munggo and corn. Okay, so continue na ulit tayo magkwento dahil may nakabala. Siyempre, i-display namin yan. Kaya kailangan namin gumawa ng bahay-bahayan ng aming parel. So, struggle is real na naman. Wala kaming materyali. Siyempre, nanghiram kami dun sa kabilang gumagawa. Kaya kami nakisabay ng gawa para manghiram ng materials. So, ayan na. Sinindihan na namin ng ilaw, syempre, para makita namin itong talagang okay yung pagkakalagay at nagpa-function nga ba ang ilaw, syempre. So, malapit na namin i-display yan. So, good luck talaga sa amin. But still, proud ako sa aking mga estudyante. Okay. So, dahil gawa namin yan. Okay, pinaghirapan namin yan. Dugot pawis. Yes. So, ayan, eto na, nakatayo ng aming kubo. So, medyo matibay naman yan. Okay, siguro kahit umulan at lumakas-lakas ng konti ang hangin ay hindi agad siya pagigiba. Busy ng iba, kahit weekday, weekend ay busy. Ayan, so kapoy si ma'am, sobrang pagod. Okay, kahit sa bahay ay nag-uwi ng gawain. So, ayan, eto naman, ayan. So, ito yung araw na i-display na namin ang aming parol. Ayan na nga, naka-display na. So, nag-selfie muna kami ng mga estudyante.
Siyempre, bago pala i-display yan, ito muna ang nangyari. Nagkaroon ng malfunction dun sa Christmas light na ginamit, which is yung kalahati umiira, yung kalahati hindi. So, thank you Sir Kevin and Sir Michael sa pag-rescue ng aking ilaw. Ayan na. Dahil last day na, gulo-gulo na po ang aming classroom. Nandiyan na lahat ng kalat. Okay. So, thank you so much sa mga estudyante kong nag-support at naglinis ng classroom after naming ibaba ang parol. So, thank you so much. Siyempre, dahil pa ilaw, ayan, siksik, liglig, umaapaw ang Christmas lights. Ayan, walo yata ang aming nailagay dyan. Hindi ko natanda. Basta, pailaw. Okay, so thank you po sa pag-rescue ng ilaw namin, Sir Michael and Sir Kevin. So ayan, sila din ang nagbuhat niyan. Sila din ang naglagay niyan dyan sa kubo. See? Ang ganda, diba? So nakaka-proud. Gawa talaga namin ng aming mga estudyante yan. So go! Oh, proud na proud sila sa gawa nila, diba? Kahit naman ako, proud, syempre. Grade 8 students lang ang gumawa niyan. Okay, very good grade 8. See, ang cute. Kahit pang 5th kami dyan, okay lang. So, ayan. Thank you so much sa consolation prize na 1,000. Thank you so much for watching. Nagpaalam na ako, pero naisip ko, share ko na lang din ang mga gawa ng ibang teachers. Ano, ayan. Start tayo sa Belen na sobrang gaganda po. Okay, napaka-creative ng mga estudyante. Ano, so, deserve nilang ma-appreciate. So, ayan. Ang gaganda po. Okay. Ayan, at sobrang dami din po talagang nanonood nung gabing unang gabi, ano, ng pailaw dito sa aming school. So, ayan, another indigenous parol and another Belen. Siyempre po yung iba ay hindi ko na po na-picturean talaga kasi that time ay sobrang sama po nung pakaramdam ko maghapon na pabalik-balik ako sa CR. Pasintabi sa kumakain, alam nyo na kung anong ginawa ko doon. Pero dahil, pero kahit masama ang pakiramdam ni ma'am, ay syempre, last day yan, hindi pwedeng absent si ma'am. So, go lang, pasok lang. O, ayan, diba? Deserve naman nating makita ang magandang pailaw sa aming school. Ayan. So, gawa lang yan ang teacher and students. Ayan, napakaganda po. So, ayan, yung iba po talaga ay hindi ko na na-picturean. Okay, hindi na ako umikot, ano. So, yung malapit lang sa parol ko, yun lang pinicturean ko. By the way, yan po ang panalo. Ito rin po ang panalo sa Christmas tree. Ayan, kasi maganda talaga yan. Made of plastic. So, ayan, ito ay another recycled bata to para sa Christmas tree. Ayan. And this one, napakaganda rin po nito, ano, recycled parol made of face mask po. Ito ay another indigenous. Ayan, so lahat naman po ay magaganda. Okay. So, thank you so much po for watching. And, ayan, dahil pagod, umuwi na po ako at, ayan, uminom ng maraming tubig, dehydrated si ma'am. See, ang duminan talampakan, maghapon yan, walang pahinga. Thank you for watching!